How are you guys? I'm Marlon Jime. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe. Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko. How to properly blur faces, objects, or background in your video. So open tayo ng Adobe Premiere Pro. Create ka ng new project kung wala ka pang naka-open na project. File new project. Save natin doon sa proper folder. Title, blurring properly. Import natin yung mga needed files. Okay, first example natin mga kids na to. Let's say, ayaw mong ipakita yung faces nila sa video. Maybe orphan sila or victim of abuse. So, proper lang na i-hide mo yung faces nila. Punta ka sa effects. Then, search mo yung Gaussian blur. Then, drag and drop doon sa video. So, dito sa effects control, nandito yung Gaussian blur. Tatlo yan, no? Merong create ellipse mask, 4-point polygon mask, and then yung pre-draw bezier. Isi-select ko tong ellipse mask. Nakita mo, nagkaroon siya dito ng circle. Then, adjust mo lang. Let's say, i-blur natin yung face nitong bata na to, yung eyes up to nose. And then, ito sa blurness, 50%. Moving yung subject natin, so, kikreate tayo ng mask path. Tapos, i-play mo yung video frame by frame para ma-follow mo yung movement ng face ng bata. Then, pag na-out of place na yung blurness, click mo lang itong mask and then i-move mo siya dito sa video. So, every time na ina-adjust mo yung mask dun sa video, nagkakaroon naman siya ng mask path dito sa effects control. Pag dun sa part na naka-hide naman na yung face niya, dito sa blurness, click mo yung keyframe, and then konting move, gawin mo siyang 0. And then, pag bumalik na ulit dun sa nakatuna naman yung face niya, balik ka dito sa blurness, back. I-replay natin, baka mayroong kailangan ni adjustment. Okay na yun sa boy. And then, pag itong sa girl, gusto mo rin i-blur siya. So, drag and drop ka ng another Gaussian blur. Tapos, dito siya. Merong another Gaussian blur effects. Then, play natin yung video. Let's say, starting dito. So, ellipse tool. Then, mask path, and then blurness, 50. Play frame by frame. Okay, replay.
Example number 2, kasi meron kang video, tapos merong video bummer. Ayaw mo siyang ipakita dun sa video. So, play natin yung video. Ito, kasi ayaw mo siyang ipakita mula dito. Okay, so, punta ka sa effects ulit. Then, Gaussian blur, drag and drop doon sa video. Okay, Gaussian blur, ellipse. Then, mask path. Then, blurness. Lagyan mo rin na mask ng path shape 50%. Frame by frame again. Then, pag imu-move mo, click mo tong mask. Okay, replay natin. Baka may kailangan adjustment. Okay naman. Sample number 3. May mga video na gamit ang phone tapos naka-vertical siya. Ang number 1 rule sa pag-video, always horizontal mode. Ang awkward niya, 'di ba, na mayroong black sa background. So ang gawin mo diyan, i-duplicate natin siya. Alt plus hold mo yung video para ma-duplicate. Tapos yung video sa bottom, i-change mo yung scale dito sa effects control. Yung position, i-level mo dun sa proper scenario. So, nandito yung river, dapat river din ang nandito sa katapat niya. And then, punta tayo sa effects control. Drag and drop Gaussian blur pa din doon sa bottom na video. And then yung Gaussian blur gawin mo ding 50%. Ganyan din ang ginagawa sa news, TV Patrol, GMA7. Kapag meron silang nakuhang video from netizen. Meron ako napansin sa iba kasi, sige, i-off ko tong Gaussian blur. Ang ina-adjust nila yung opacity dito. Mali yun. Kasi nagiging black kasi siya. Tingnan natin na pag i-adjust ko yung opacity ha, kung anong effect. Pag yung opacity ang ginawa mo, let's say 50%, pangit siya kasi clear pa rin yung background mo, naging dark lang. Ang awkward tingnan. Play natin. Unlike pag Gaussian blur ang ginamit mo, mas professionally looking siya. So yun yung 3 samples ng proper ways of blurring your faces or object. Kahit multiple objects yan, pwede. So kung ilan yung objects na gusto mong i-blur, yun din ang i-drag and drop mo na Gaussian blur effect. Pag may photo or video bummer, and then yung background.